Ready na po ba ang bawat isa? Amen. Ready na. Lahat ng may pakinig, sumagot ng amen. Amen. Oh, ready kang, ready nga kayo. Ready nga kayo kasi malakas eh. Amen. Napakabuti ng Panginoon dahil po may mensahe po siya sa bawat isa sa atin. Tailored ang mensahe na to, mga kapatid, para sa iyo. Para sa iyo. Para sa ating lahat, no? Sa ating lahat. Hayaan mo kapatid, kung rebuke man ito, tanggapin mo. Kung encouragement man ito, tanggapin mo kapatid, dahil mauungusap sa iyo ang ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang kanyang lingkod, si Pastor Christopher Aguilar. Excited po ba kayo? Kung excited kayo, palakpang po natin Panginoon. Praise the Lord! Amen. Alam niyo, church, though nasa bansa tayo kung saan ginaganap ngayon ang Ramadan, tahimik sila. Pero tayo, hindi tayo pwedeng manahimik. Amen. Amen po ba? So lahat ng hindi tumatahimik, magsabing praise the Lord. At lahat ng gustong sumigaw ay tumayo. And let's open our Bible in the book of St. Luke, chapter number 19. Basahin po natin ang book ni St. Luke, chapter 19. Lahat ng may mga Bible, magsabing praise the Lord. Ang lahat ng walang Bible, magsabing amen. Amen. Bilip pa yun ng Bible. Amen. Actually, dapat free ang Bible. Ano po? Dahil po yan ay salita ng Panginoon. Anyhow, let's open our Bible. Meron po tayong mga nanonood sa live stream, but unfortunately, mabagal po ang streaming. But sabi ko nga sa ating mga IT ministries, kung kalooban ng Panginoon, ang IT, ang streaming na yan, magiging smooth ang flow. Baka mayroong nanonood na dapat nandito, kaya ang Panginoon sinashot niya. Amen. Kaya kapatid, umakyat ka na at kayo ay manood. Makisali sa ating fellowship. Amen. Praise the Lord. Let's open our Bible in the book of St. Luke. Basahin po natin, ha? Chapter 19, verse 37. And when he was come nigh, ito po ang ating Panginoon, even now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen. Habang naglalakad ang Panginoon, ang mga tao na nakakita ng mga wonders and miracles, they are praising God. They are praising Jesus. Amen. Ganun po ang mga disciples during the early times. Hindi sila nakatayo lang at nagmamasid, kundi they are rejoicing because great is the Lord. Amen. Ang ginawa po niya mga wonders and miracles, kamangha-mangha. So lahat, they are rejoicing, saying, blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Amen. Kaya siguro kung first time kayo nag-attend dito, nasa-shock kayo, ano po, may sumisigaw, may sumasayaw, nag-rejoice because it is in the Bible. Amen. Amen. And true worshiper, mga magulang kapatid, they worship the Lord in spirit and in truth. Eto na, verse 39. And some of the Pharisees, yan ang mga Pariseo, Saduceo, yan yung mga preachers of the law during the time of Jesus Christ. They are preaching about Jesus Christ, but they don't know Him. Ah, so tingnan natin, ha? Mga preachers from among the multitude said unto Him, they called Jesus Christ as Master, Master, rebuke thy disciples. Lord, tigilan mo yung mga disciples. Ang ingay. Yung mga nayayamot sa mga apostolic worshiper, tignan nyo, makinig kayo. Ang sabi ng Pariseo, teachers of the law, patigilin mo, Master, yung mga multitudes na yan. Ang ingay nila. Tignan natin anong sagot ng Panginoon. And He answered and said unto them, I tell you that if this should hold their peace, the stones would immediately cry out.
bagal. Praise the Lord Jesus. See church. Ang sabi ng Panginoon, kung papatahimikin ko ang mga multitudes na ito, ang mga bato, alam niyo mga bato? Bato na walang kabuhay-buhay, sila ang sisigaw para sa ating Diyos. Kayo ba yung mga bato? Ha? Kayo ba yung mga bato? Ang mga bato walang kamay. Ang mga bato hindi makakilos. Hindi makapalakpak. Pero kapag nag-stop kang pumalakpak, nag-stop kang mag-worship, ang mga bato, sisigaw. Paano mangyayari yun? Pagkatapos ng message na ito, malalaman po natin. Amen. Let's worship the Lord, Jesus. Let's worship God in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God, Jesus. Jesus! Blessed is He! Blessed is He! Blessed is He that cometh in the name of the Lord! In the name of the Lord Jesus! In Jesus' name, Heavenly Father, Lord God, Jesus, You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Ikaw ang Diyos na dakilang guro. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nag-convict sa mga tao na narito, Panginoon, Lord God, Jesus. Lord, hindi po kami mga bato. We are extraordinary stones, Lord. Hindi po kami mga ordinaryong bato, Lord. We are living stones, O God, Lord Jesus. And we will not allow the devil to shut our mouth, O Lord God, Jesus. To shut our hands, O Lord God, Jesus, na hindi makapalakpak. We are refusing, O Lord God, Jesus, the spirit of the devil, Panginoon, Lord, na hindi kami makapagpuri sa inyo, na magre-rejoice, Panginoon, Lord God, Jesus, sa oras na ito. Because we do believe, Father God, Lord, you deserve the highest praise. You deserve the highest praise, O Lord God Jesus. And glorify your name, O Lord God Jesus, Lord. Ikaw, Panginoon, Lord, ang mag-anoint sa bawat isa na narito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Jesus. Amen. You see, church, naglaro sa aking isipan while I was preaching or sharing the Word of God in the book of Zechariah last Tuesday, that our God, our Lord Jesus Christ, tayo po ay an example na parang mga living stones. Amen. And it came to a point na yung aking imagination naglaro. Ang sabi po sa verse 40, that if Jesus Christ, ano po, sabihin niya na mag-shut down itong mga stones, these multitudes, ang mga stones, they would immediately cry out. Stones, ano po? Anong naglaro sa aking isipan? Lord, paano po ang mga bato na iiyak? Immediately, they will cry out, they will rejoice, and they will tell some testimonies, ano po, sa ating Diyos. Amen. You see, church, I know we came from different churches. Amen. We came from different churches. We have different backgrounds. Na minsan, it's not acceptable, ano po, sa inyo na pumapalakpak. It's not acceptable for you na kayo ay naglulundag, ano po, o nagpe-praise. But the mere fact that the Bible says, brothers and sisters, during the early times, the way they worship God is extraordinary. Amen. And believe me, Church of God, in the book of Revelation, wala tayong magagawa, ano po, o wala tayong gagawin sa heaven kung hindi mag-worship kay Lord. Amen. And Church, do you know that God gave us hands to worship Him and to clap our hands para sa Kanya? And God gave us this mouth, this tongue, brothers and sisters, to worship Him. Walang ibang gagawin ang ating pong mga tongue kundi mag-worship sa Kanya. Yun po ang ating responsibilities, brothers and sisters. Hindi yan para gamitin mo upang manira ng tao, mag-chismis, ano po. No, brothers and sisters, God made those hands and those feet and those tongues, brothers and sisters, to worship Him in spirit and in truth. Amen. And naglaro sa aking isipan, Lord, paano magka-cry out ang mga stones? Amen. Hindi ba naglaro sa isipin ninyan, brothers and sisters? Kung patay tayo na nag-worship na yon, yung mga walls na ito, sila ang magsasalita. They will worship God. Imagine. Extraordinary, ano po. You see, stones are inanimate objects, brothers and sisters. They cannot talk.
They don't have feelings. They don't have mouth. They don't have feet. They don't have hands. Ano po? They are just stones, inanimate. Amen. But brothers and sisters, most of the time, if we will encounter the book of Matthew, nabanggit po dyan, brothers and sisters, like what our Lord Jesus Christ was mentioning during the time of John the Baptist in the book of Matthew, chapter number 3. Let's open our slide. Chapter number 3, verse 7 to 9. He was talking about the Pharisees and Sadducees. Ano po? Ang sabi po dito sa verse 7, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers! You see, ang mga Sadducees and mga Pariseo, sila po ang nagtuturo. Sila yung mga preachers of the law. Ano po? Alam nila ang Torah. Alam nila po ang book ng mga Hebrews. But the thing, brothers and sisters, they are preaching the Lord na hindi naman po nila nakikilala kung sino ang Diyos. Yung pinipreach ng mga Pharisees and Sadducees, nandyan na po sila, nandyan na si Jesus Christ in front of them, but they don't know Him. Kaya po si John the Baptist, ang sabi niya, they call them generation of vipers. Mga ulupong. Imagine, John the Baptist, he will call the preachers of the law, mga vipers. Who had warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore the fruits meet for repentance. Why? Because the Jewish people, they believe sila lang po ang maliligtas. Sila lang. So hindi na nila kailangan mag-repent, hindi na nila kailangan magsisi because they are chosen people. But no, brothers and sisters, John the Baptist, ano po, ni-reject niya yung ganyan pong paniniwala. Anong sabi niya? And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Ang mga Gentiles, brothers and sisters, ginawang example ni John the Baptist, mga stones. Mga stones. Mga bato. Ano ba yung mga bato? Bato, 50% ng ating ground is made up of stones. Amen. 50% ng correct me if I'm wrong, mga engineer, ano po ang ating ground, most of the time ano po nakita natin mga particles, mga debris, mga stones in the ground. Amen. Maybe punta kayo sa desert, ano po, makikita niyo may mga maliliit na mga bato, ano po, because 50% of the ground is made up of stones and rocks. Amen. Mga particles. Amen. And of course, ang ground ay marumi. Punong-puno ng mga dirt, isn't it? Ang mga rocks, hindi po perfect ang shape. Meron pong mga iba-ibang mga shape yan. May mga structure, may mga defects, may mga dumi, may mga imperfection, isn't it? That's why John the Baptist, he said, through those stones, magre-raise up ng mga children unto Abraham. Ano yan? Yung mga bato. Mga pusong bato. Ano po? May mga pusong bato pa dito. Ha? Na kahit ano sabihin mo, mahal ka ng Diyos, pusong bato. But God said, ang mga pusong bato na yan, gagawin niyang flesh. Gagawin niyang may laman. Amen. Kaya nga, kapag ikaw ay pusong bato, mga magulat kapatid, God will change your heart, that stony heart, into fleshy heart. Amen. Kaya po, nung binasa ko ito, I was really amazed. Ano po? That those stones, brothers and sisters, they have their own testimonies. Ang mga batong yan, when Jesus Christ mentioned in the book of Luke, chapter 19, verse 40, ang sabi ng Panginoon, kung hindi kayo magpupuri, kung kayo ay magsishutdown, ang mga stones na ito, they will cry out with testimonies. With testimonies. Amen. And we are blessed. We are not just ordinary stones. Amen. We are extraordinary living stones, mga magulat kapatid. Amen. Tandaan po natin that stones, brothers and sisters, in the context of theological reflection, living stones exist to support, to challenge, and strengthen the ministries. Ikaw ay bato. Ako ay bato. Tayo ang nagbibuild ng foundation ng church ng Panginoon. Amen. And through those stones, ano po, na-erect, na-build ang church ng Panginoon. Through whom? Kay Peter, na tinawag ng rock ng ating Panginoon. Ang sabi niya in the book of Matthew 16:18, upon this rock, tinawag niyang bato si Peter.
I will build my church. Kaya po, si Jesus Christ, yes, meron po siyang church na build in the book of Matthew 16:18. At siyan po ay binigay niya ang susi through Peter. At mapalad po tayo ang Great Commission Ministries ay isa. From 2,000 years ago, isa ang Great Commission Ministries na naniniwala sa apostolic ministries na binigay ng ating dakilang Diyos na si Jesus Christ. Amen. Kay Peter na magpanggang ngayon ay buhay na buhay ang Acts chapter 2 verse 38 sa ating church. Amen. And that's how, brothers and sisters, ang Panginoon tinatawag niyang rock si Peter, because he was the foundation, amen, na ginawa po ng mga apostolic. But who is the chief cornerstone, mga magwal kapatid? Si Jesus Christ, siya ang chief cornerstone. Amen. So I came to realize, ano po yung mga testimonies ng mga rocks na ito? Sino yung mga nagpagka-cry out, amen, sa glory ng ating Panginoon? These are inanimate objects. Amen. But from the start, from the creation of the world, mga magulang kapatid, let's go back in the book of Genesis. Those stones, tanungin natin, ano kaya ang kanilang mga testimonies? Ano kaya ang kanilang isisigaw? Amen. In the book of Genesis, during the creation, Genesis chapter 2, verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground. Nanggaling ka, nanggaling kami, o nanggaling tayo, in the dust of the ground. Amen. So ngayon, Jesus Christ was not mentioning any inanimate object. He was telling us about the stone, the living stones from the ground na tayo po ay nanggaling. Amen. So, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became what? A living stone. Amen. Meaning, mga magulang kapatid, kung hindi naunawaan ng mga Pariseo, mga Saduceo ang sinasabi ni John the Baptist na from the stones, God can make men, amen, out of stones. Pwede bang mangyari yan? Eh, nangyari. Because in the book of Genesis, chapter number 2, nanggaling tayo saan? Sa ground. Amen. Amen. Kaya ang Panginoon, kapag ka nagmamalaki ka, eh, hindi ako atent dyan. Tingnan mo, pag hindi ako nag-attend, hahanapin ako ni pastor. Mahalaga ako sa church ba? Huwag mong bigyan ng kahalagaan ang sarili mo. Because God can form stones. Nakikita nyo yung mga, anong tawag sa balas? May balas sa labas eh. Ha? Buhangin. Hindi, buhangin eh. Wala bang Tagalog ang balas? Yung ginagamit sa semento? Hindi graba. Basta yung balas. Hindi tinuro sa Filipino subject namin yan eh. Kasi yung teacher ko, Kamampangan. Bisaya? Bilas? Ah, balas. Okay, nakita niyan? Kapag hindi ka nag-attend, brother! Kapag hindi ka nag-attend, sister! Ang Panginoon, gagawa siya ng another human being out of stones. Kaya huwag kang magmalaki. Amen. Huwag kang magmalaki, mga magulat kapatid. Amen. Because God can make stones out of nothing. Or God can make a living soul out of the ground. Amen. Kaya yung mga testimonies na yan, ano po, maraming testimonies ang mga batong yan. Amen. Ang mga batong yan, maraming mga testimonies. Amen. Let's go back in the book of Genesis. Tingnan po natin ang buhay po ng mga Sodom and Gomorrah. Let's ask, stones, ano kaya yung ka-cry out nila? Maybe, ang mga batong ito, mga brimstone, they will tell, oh God, ano, binigyan ng chance ang Sodom and Gomorrah, we are witness. Binigyan siya ng chance ng Panginoon na magbago sila. But they did not respond, ano po, sa binigay na palugit ng ating Diyos. Maybe the stones will tell us something about Sodom and Gomorrah, mga magulat kapatid, that they will tell, oh, nakita ko ang galit ng Panginoon. They were given warnings, they were given something na para sila po ay mag-repent, but they refused. They refused to believe. And those brimstones, mga magulat kapatid, they were witness, ano po, they are crying out na napakabuti ng Diyos. In spite of the fact, nagpadala pa siya ng two angels sa Sodom and Gomorrah, but they refused to believe na ang Diyos ay serious siya. Amen. Ang daming mga bakla, ang daming mga tomboy, they don't want Jesus Christ. They don't want God. At ano po ang nangyari? They are witness, mga magulat kapatid. Sasabihin nila, tinupok namin ang Sodom and Gomorrah, the brimstone and fire. Amen.
yan po ang sasabihin ng mga stones sa atin. Amen. During Sodom and Gomorrah. Amen. And what else, mga magulat kapatid? Probably in the book of Genesis, next slide, chapter 22. Si Abraham, when Abraham brought Isaac, he made an altar in front of God. He made an altar, ano po, made of rocks. Nagbuhat siya ng mga altar at dinala niya ang si Isaac doon to give Isaac to our God. Maybe the living stones, ano po, or the stones will speak to us about his witness or about his testimonies. Anong sasabihin ng stone ito? Well, I saw Abraham. Hindi niya pinagkait ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. I saw Abraham na kumuha siya ng knife made up of stones, and the stones was about to touch ano po si Isaac. But the angels, I saw the angels na inuwakan ang kamay ni Abraham. I was there, ang sasabihin po ng batong ito. Amen. At sasabihin niya na God is faithful, and Abraham was called the father of all nations. Amen. See, every stones, they have their own testimonies, mga magol kapatid. Every stones, they have their own testimonies. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, if you shut your mouth, the stones will immediately cry out. Amen. There were there, brothers and sisters. Those stones na inerect po ni Abraham was there, brothers and sisters. Amen. And if the stones could talk, in the Mount Moriah, ano po, naalala nyo si Moses, mga magulang kapatid, in the book of, next slide, the book of Exodus 34:1, and the Lord said unto Moses, hew thee two tables of what? Of stone, like unto the first, and I will write upon these tables the words that were in the first tables which thou breakest. Meaning, brothers and sisters, the Ten Commandments, amen, they are not talking. But yung naka-engrave na 10 utos ng Panginoon, magpanggang ngayon, yan po ay nakikita natin at nababasa natin. If stones could talk, binigyan tayo lamang ng 10 utos ng Diyos. Out of thousands na pwede mong gawin, 10 bagay lang ang hindi mo pwedeng gawin sa harapan ng Panginoon. Come on, guys. The Lord is faithful. Amen. And sa 10 utos, hindi pa tayo makapag-comply. If the stones could talk, brothers and sisters, ang sasabihin, 10 nga lang yung utos na binigay ng Diyos, hindi pa tayo makakilos ng maayos. If the stones could talk, brothers and sisters, sasabihin niya sa atin, ang daming pwede mong gawin. You can do billions things, ano po, na pwede mong gawin except sa 10 commandments na naka-engrave sa mga stones and tablets. May mahirap pa sa atin. If the stones could talk, mga magulang kapatid, you can do whatever you want except for the 10 commandments. But the problem is, ladies and gentlemen, we cannot comply sa 10 commandments na binigay ng Panginoon. We cannot. 10 utos lang yan. But we cannot. If the stones could talk, brothers and sisters, they will tell us in front of us, 10 utos hindi nyo kayang i-comply. Bakit ka pa nabubuhay ngayon sa kamalian? Bakit ka pa rin nabubuhay ngayon sa kandungan ng iba na may pamilya? Bakit ka nagnanakaw na hindi naman dapat? Bakit ka pumapatay? Bakit kinakalimutan mo na mag-iisa lang ang Diyos? If the stones could talk, mga magulang kapatid, they will tell us a lot of testimonies how God is faithful during the time of the Israelites na nandoon sa desert. And if the stones could talk, next slide, brothers and sisters, ano po ang ginawa sa Numbers 20 verse 8? Ano sinabi ng Panginoon? Speak to the rock, Moses. Speak to the rock. Speak to the rock. If the stones could talk, Moses, sasabihin niya sa atin, ang sabi ng Diyos, just speak to me. At out of the belly, mag-gas out yung water. Ano po ang ginawa ni Moses? Instead na kausapin niya yung rock, pinukpok niya ang rock. So if the stones could talk, mga magulat kapatid, sasabihin niya kay Moses, Moses, napakadaling instruction. Sabihan mo lang, bakit mo ako pinukpok? If the stones could talk, their testimonies, extraordinary testimonies, sasabihin nila yan. And because of God's love, anong ginawa ng Panginoon?
kahit na wrong instruction ang ginawa ni Moses, nag-gas out yung blood, yung water, brothers and sisters, and millions of Israelites ay nakainom during that time. But if the stones could talk, mga magulat kapatid, they will tell a lot of stories. Imagine, napakasimple sinabi ng instruction ng Panginoon, speak to the rock. At ano pong ginawa niya? Pinukpok niya ng pinukpok. Ano ang repercussions? He was not able to see or to go in the promised land. He was able to see, but he was not able to enter in the promised land. Simple instruction. Anong mahirap? Magsalita o magpukpok? If the stones could talk, mga magulang kapatid, they will tell us the same questions right now. What else, mga magulang kapatid? I'm not done yet, brothers and sisters. A lot of stones, they are ready to cry out right now. Marami mga stones, they will testify about the goodness of God. Amen. And here we are. We are living stones, mga magulang kapatid. Wala kang testimony magbigay kay Lord. Pag nagpe-pray ka, puro na, penge Lord, penge noon. Hindi ka man nagpasalamat, brothers and sisters. Amen. And that's the problem right now because you don't know ang mga testimonies ng mga inanimate stones. Amen. And what else, brothers and sisters? Do you still remember in the book of Joshua? Joshua, nung nag-pass over sila sa Jordan River, ano po ang ginawa? Ano ang ginawa ni Joshua? He took 12 stones. He took 12 stones as a memorial. Amen. Nilagay niya yung stones, ano po, yung 12 tribes of Judah para memorial. Why? If these stones could talk, brothers and sisters, ano po ang ginawa nila? During the Ark of the Covenant, pinauna nila ang Ark of the Covenant. Amen. At nakita ng mga Israelites ang tubig, ano po, kung paano nahawi. The stones, if the stones could talk, sabi niya, amazing! Amazing! When I saw the Israelites, ano po, naging obedient sila sa salita ng Panginoon, we saw how the seas, ano po, yung Jordan River, na nahawi at nakalampas ang mga Israelites. Millions of Israelites. If the stones could talk, mga magulang kapatid, isa yan sa mga sasabihin nila sa ating mga, sa atin pong mga nandito ngayon. Next slide. That was in Joshua 4:7. Then you shall answer them that the waters of Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over Jordan, the waters of Jordan were cut off. And these stones shall be for a memorial unto the children of Israel forever. Anong kinalaman ng mga stones na yon? The stones, sila po ay naging memorial. Amen. You see, church, the mighty man of valor, ang ginamit ng ating Panginoon, gumamit siya ng mga stones. They are inanimate object, but they serve as a memorial. What else, brothers and sisters? The most important thing in the first Samuel, I think, 1740. This is very popular. David took 5 stones. Kumuha siya ng 5 bato. And those stones are inanimate objects, mga magulang kapatid. And if these stones could talk, alam niyo kung ano po ang sasabihin nila? Wow! You see, we're just an ordinary stone na pinikpok ni David. And David put them in the sling. Nilagay niya sa sling, ano po, ang batong ito. And if these stones could talk, mga magulang kapatid, sasabihin niya sa atin, there was an extraordinary force coming from behind na hindi nanggagaling sa sling. There's something nag-touch sa stone na ito. Ano pa, extraordinary nung pinapaikot po ni David ang sling. At dito po ay sinyut niya, brothers and sisters. There was a force behind that stones. If the stones could talk, sasabihin niya, that stones, brothers and sisters, ay napunta siya sa proper spot. Sa proper spot ni Goliath. Amen. And if the stones could talk, sasabihin niya, there is some strange power, hand of God, na dinala ko sa spot ni Goliath. In one stone, namatay si Goliath. Why? If these stones could talk, mga magulang kapatid, they will testify the goodness of God. Ang daming testimonies ng mga stones, isn't it?
Kaya nga kapag ka ikaw ay nandyan pa rin, like dead stones, brothers and sisters, I'm telling you right now, yung mga stones na binabanggit sa Bible, they will cry out about the goodness of God. Amen. Kaya next time na mag-attend ka dito, prepare yourself, brothers and sisters. Prepare yourself. And what happened, brothers and sisters, in the book, in the Solomon, ano po, sa 1 Kings, let's move. In 1 Kings chapter 5, verse 17, when they are ready to erect the build, ano po, the temple of the Lord through Solomon, ano po ang sabi, and the king commanded, and they brought great stones. They brought great stones, costly stones, and hewn stones to lay the foundation of the house. Imagine, costly stones, great stones to build the temple of God. Maybe if the stones could talk, sasabihin nila, amazing, napakaganda ng temple na ginawa sa kamay ni Haring Solomon during that time. Amen. They can feel the presence of God. If these stones could talk, mga mag-world kapatid, they will tell, nakita namin, naramdaman namin yung power ng Diyos sa temple during the reign of King Solomon. Amen. If the stones could talk, ang dami nilang mga testimonies, isn't it? Amen. Alam ko, inaantok na kayo. Tatapusin ko na po ito ng mahaga, brothers and sisters. Amen. What about Stephen? Now, let's see in the negative aspect naman. Si Stephen, yung mga tao, they took stones para batuin. If the stones could talk, sasabihin niya, no, we don't want to hit Stephen. Stephen was a righteous man of God. Maybe sasabihin nila, bakit niyo binabato? Ano po, ang mga lingkod ng Panginoon. Maybe if these stones could talk, sasabihin nila, unfair naman. He is a righteous man. Amen. If these stones could talk, brothers and sisters, they will testify against those people na sinasaktan nila ang mga man of God. And of course, brothers and sisters, ito po ang pinaka-main, important, ano po, ng hapong ito. The stone na binuhat po ng mga centurion, binuhat ng mga Roman, ano po, during the time na pinatay ang ating Diyos na buhay. The Lord God Jesus Christ, He was crucified and He was buried in the tomb. If these stones could talk, yung round, yung rolling stone na sinasabi, na ang dami pong mga centurion na nagbuhat to cover ang body ng ating Panginoon. Imagine, napakabigat na stone. If those stones could talk, brothers and sisters, after the third day, kung ang daming mga nagbuhat, natakpan ang burol ng ating Diyos na buhay, ano po nangyari? May something force na nag-move sa kanila sa stone na yon, rolling stone, at nakita nila na nabuhay si Jesus Christ. They will testify that Jesus is alive. If these stones could talk, sasabihin niya kay Thomas, we were there, we are witness, the Lord our God Jesus Christ raised from the dead. And that's the most important, brothers and sisters. The stones rolled away because of our Messiah. That was the greater story in the Calvary. If those stones could talk, mga magol kapatid, they will testify. Sasabihin nila, how great thou art. How great thou art. Ang sabi ng mga leftists at sabi ng mga Sadducees, mga Pariseos, hindi mabubuhay ang patay. Kaya nga, sa religion ng buong mundo, si Siddhartha Gautama ng Buddhist namatay pero hindi na nabuhay. Ang founder ng Iglesia ni Cristo, ang mga Manalo, they were buried until now, hindi sila nabuhay. Si Muhammad na nagturo ng Islam, namatay, hindi nabuhay. But I'm telling you, yung pinasukan mo ngayon, we have living witnesses. 2,000 years, Jesus Christ, the chief of the cornerstone,
the head of this church, He died and He rose again. And He is with us, brothers and sisters. He is with us. Sitting in this room are more than just a stone. Nakaupo ka ngayon, you are more than a stone. As of these stones, they have single testimonies. Nasasabihin nila na God is good. But you and I are not stone that couldn't talk. Pwede tayong magsalita, pwede tayong magpuri. And you have greatest testimonies, brothers and sisters. Do not allow those stones to cry out for us. Ang dami mong ipagpasalamat, mga magol kapatid. Buhay ka ngayon, wala kang sakit. Wala kang cancer, pasalamat mo kay Lord. Wala kang sakit sa puso, pasalamat mo kay Lord. Wala kang sakit sa baga, wala kang sakit sa atay, wala kang sakit sa anumang balat, anumang bagay na dapat mo ipagpasalamat. But when? Kailan ka nagpasalamat kay Lord? May papasalamat ka every 26th of the month? Dahil may pay ka, may salary ka? Pagbukas ng iyong mata na ikaw ay malakas, ay buhay, nagsalita ka ba about the goodness of God? Amen. If you will shut up your mouth, brothers and sisters, immediately, those stones will cry out. Will cry out. Next slide. In Matthew 16:18, the Lord God Jesus Christ called Peter as the rock. Amen. And He built the church through him. Amen. Nagtanong sila in the book of Acts 2:38, ano ang gagawin namin? Ang sabi po ni Peter, repent. Repent. And be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remissions of your sins. And you will receive the gift of the Holy Ghost. If the rocks could talk, brothers and sisters, napakadali. Napakadali mag-repent. Napakadali magpabaptize in the name of Jesus Christ. Walang mawawala sa'yo. But ano yung force na nagpapatigil sa'yo to move on? And that means, brothers and sisters, it's time for you to know that force ay hindi nagagaling sa Diyos. Amen. Amen. And the reason why we are here, because of the rock na sinabi ng Panginoon kay Peter. Amen. And next slide, in the book of 2 Peter, let's hear, Luke 24, verse 1. Okay. Ito po, stone rolled away. Next slide. In 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5. Tignan po natin ang version ni Peter. To whom coming as unto a living stone. See, he mentioned about a living stone. Kanina sabi niyo, hindi kayo mga bato. Ngayon, sasabihin ko na, we are living stone. Amen. Disallowed indeed of men. Hindi tayo tinanggap ng mga tao. You see, stones, marami silang mga blemishes, maraming dearth, maraming mga imperfections, maraming mga bagay na mga spots, na mga karumian. Amen. And indeed, we were disallowed of men. Hindi tayo inaccept. Amen. Pag minsan, pag nagkakasala ang tao, kagad nagiging judgmental tayo. Ah, yan. Meron niyang habibi, meron niyang habibti, ano pa. Huwag kayong maging ganyan, mga magulang at kapatid. Huwag natin silang hatulan. Because, galing tayo dyan eh. We are in perfection. Marami tayong mga blemishes, marami tayong mga dirt, marami tayong mga spots, marami tayong karumihan. But chosen of God, but God choose you. God choose you. At nung pinulot tayo sa putikan ng Diyos, you are precious. You are precious. Dati akong makasalanan. Nung pinulot ako ng Panginoon, I don't deserve.
Ye also as lively or lively stones are built up a spiritual house. Kaya nga nandito tayo ngayon eh. We are building a spiritual house. Foundation. Unholy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amen. Kaya nga naisip ko eh. When God took or King Solomon binili na ng mga costly stones, mga greatly stones. Siguro may mga carpenter sila, no? Na chinil nila accordingly sa kalooban ng Diyos. They were shaped up. Ano po nung ginagawa ang temple ng Diyos? Like us. We're just an ordinary stone na chinichisel ni Lord. Alam niyo, minumold ni Lord. Tinatanggal niya yung mga blemishes, yung mga spots, yung mga kasalanan, hindi yan, anak. Hindi yan para ilagay ka sa spiritual house. And you are here. Meron man tayong blemishes, may man tayong spots, but we are looking for perfection. We don't deserve, but God chose us to build a spiritual house. That's why we are living stones. Living stones. Kaya nga po, if you will not cry out, if you will not worship the Lord, yung mga stones, they will cry out for us. And last verse, next slide, Ephesians chapter 2, verse 19. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners. Wala nang Bisaya, Ilocano, Kapampangan, Ilonggo. Wala nang Maputi. Wala nang Maitim. Wala nang Matangos sang Ilong. Walang Pango. Walang Kulot. Walang Straight. But fellow citizens, with the saints and of the household of God. Huwag mo sabihin na ako ay ordinaryong barbero. Ako ay ordinaryong nagtatrabaho sa bahay. Huwag mo sabihin na ako ay doktor. Ako ay engineer. Wala. Walang kinalaman yan. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Next slide. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Marami tayong mga spots, blemishes, mga magold kapatid. But we are not strangers, we are not foreigners. Hindi tinitingnan ng Panginoon ang payslip sa church na ito. We are all in one body. We have one hope. We have one baptism. We have one Lord. We have one Father. And we have one God. And the chief cornerstone is Jesus Christ. Amen. And you are one in this church. Amen. Nasa brick tayo, brothers and sisters, na nandyan sa foundation ng ating Diyos. Yes, we have spots, we have blemishes, but God will do the chiseling. Ano po? Siya ang magmamold sa atin. Sa Kanyang salita, tayo minumold ng Panginoon. Now, if you still want to remain sa putikan, it's up to you. But if I were you right now, brothers and sisters, enough is enough. God has given us the chance to work for His ministries. Malapit na dumating ang Panginoon. We are building the temple of the Lord. Amen. As part of being a Christian, we are not perfect. Amen. But we are looking to perfection. Marami tayong mga spots, marami tayong mga blemishes. Sabihin mo, Lord, nandito ako, use me. Mold me, O Lord. I want to be part
of these living stones. If these stones could talk, mga magulang kapatid, inanimate object, ang dami nilang mga testimonies. Tayo ba, wala tayong mga testimonies? We have so many things to say. We have so many things na sabihin how God is good. Amen. From the moment na dinala ka ng Panginoon sa bansang ito, God was already faithful sa iyo. Wala ka sa ICU ngayon. Wala ka sa hospital. Wala kang sakit at karamdaman. Nakakain ka 3 beses na isang araw. May trabaho ka. And you want more. Come on. Be contented. Because God is a great provider that He will provide everything we need according to His riches in glory. In Jesus' name. Tayo po tumayo. You see, church, it's time for us to change kung ano man po ang meron tayo. In this church, we are not after sa religion. Religion will just give you something na magiging fanatic ka. The most important thing kapag ka ikaw ay sumali sa mga ganitong gawain is to build your relationship with our Lord Jesus Christ. If you believe that Jesus Christ is the one true living God and the chief cornerstone, and this church is meant for you. Amen. Now, nabasa natin, how many people, they're still, ano po, embracing their faith na bawal ang ganito, bawal ang drums, bawal ang sumigaw, bawal ang pumalakpak, bawal, come on, who told you na bawal pumalakpak? Who told you not to use the instruments to worship God? Now you are living stones, living witnesses, brothers and sisters. Nung nakita natin kung paano sinagot ng Panginoon nung nagpupuri, nagsisigawan ang kanyang mga disciples, ang sabi ng Panginoon, kung patatahimikin ko sila, the stones will immediately cry out. And now, you know, if these stones could talk, mga magulang kapatid, marami silang mga testimonies to say. And now you are living stones. May ka. Meron kang bibig. You can feel. I think it's time for us to raise our hands and said, Lord, use me. Mold me. Alisin mo, Lord, ang mga blemishes. Alisin mo ang mga spots. Alisin mo, Lord, yung mga karumihan, Lord. I'm sick and tired living in this kind of life. You see, church, madali lang. If these stones could talk, like yung tablets in the book of Exodus, if they could talk, 10 utos lang ang sinabi ng Panginoon. That's it. 10 commandments. Come on, ladies and gentlemen. Walang mahirap. Sinong nagpapahirap? Tayo nagpapahirap. Yes, masakit kapag kinikurb tayo ng Panginoon. Masakit kapag chinichisel tayo ni Lord. Masakit kapag nililinis tayo ni Lord. Masakit kapag may tinatanggal si Lord sa ating mga buhay. But it's good for us. It's good for me. Palagay niyo hindi masakit ang chinichisel? Palagay niyo hindi masakit na niraraba, ni smooth ng Panginoon ang buhay natin? Because He loves us. Ayaw kanyang madamay, ayaw kanyang mahirapan. Kaya if you are willing to give your life to Christ, it's up to you. It's up to you, church. If these stones could talk, marami silang mga testimonies na sasabihin para kay Lord. And right now, God is calling us, reminding us right now, may panahon pa. Today's the day
Today is the day of salvation, not tomorrow, not next week. Today is the day of salvation. Lord God. Come on, church. God is asking us right now, sino po ang gusto ngayon na makaranas ng Jesus? Sino ang makaranas? Raise your hands. Please. Amen. And those faithful servants, those humble servants, pwede po ba kayo lumapit if you want to be chiseled? Pwede ba kayo lumapit if you want to be mold? Pwede ba kayo lumapit if you want to give your life to Jesus? Come on, church. Elders of this church, pastors, come on, intercede with us. Come on, Lord Jesus. Awitan kita at buburin Panginoon. See? Kay buti ni Lord. Kay buti ng Panginoon. Kay buti ni Lord. Amen, Lord God Jesus. Panginoon, kay buti mo sa akin. You know, church, kung inaawin dito na napakabuti ng Panginoon, it's just a reminder for us that God was so faithful. Amen. Malakas tayo ngayon. Malakas tayo ngayon. Malakas sakit at karamdaman. Let's rejoice. Let's sing, Lord God Jesus. At bubulihin Panginoon. Kay buti mo sa akin, Panginoon Lord. Kay buti mo sa akin. Kung matagal mo nang hindi naawitan ang Panginoon, let's sing. Aawitan kita, Panginoon. Aawitan kita. Jesus, we are living stones, O God. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, Lord God, Jesus. Let's sing one more time. Aawitan kita. Let's sing with a voice of triumph. Aawitan kita. Aawitan kita. At pupuri. Yung mga lumapit, it proves that you are not inanimate object. You are not dead stones. Ito ang gusto ni Lord. Ito ang gusto ni Lord. The moment na tumayo ka, that means you are not a dead stones. You are a living stones. And you have so many testimonies. Kanina, tumayo ka, nakita ng Panginoon, hindi ka pala pusong bato. And that's how God works, brothers and sisters. Ang gusto ng Panginoon ay pusong mapagpakong baba. Puso na nakakaunawa. Puso na buhay. And right now, church, ang Panginoon ay kikilos sa'yo. God will use you mightily. It's like the living stones. Lagi mo sasabihin, Lord, let your will be done. Lord, dalhin mo ako sa gusto mo. Remember the stone na pinick up ni David. Nakita lang niya yan. But when God used that stone, inawakan ni Lord na ginamit ng batong ito to kill Goliath. Yung mga problema mo sa buhay, don't speak Goliath. God will use you. God will use you. Wonders and miracles. At mamamangha ka.
mga mangaka, not your will, not by might, nor but by power, but by the Spirit of God. Mararamdaman mo, Lord, bakit? Lord, pinulot mo ako saan man. Napulot ako sa kandungan ng iba. Napulot ako sa kasalanan. Napulot ako sa putikan. Napulot ako saan man. But you are worthy. You are precious in the sight of God. It doesn't matter saan ka nang galing. It doesn't matter saan ako nang galing. What matters most, pinulot ka ng Diyos. Dinala ka ngayon dito sa church na ito. Why? Because God will use you mightily. It doesn't matter anong premises, anong spots, anong mga nakulangan mo. God will use you mightily in this church. We are building the temple of God. We are building the goodness of God sa church na ito. Amen. It's not by accident na nadala ka ngayon. It's not by accident. Purpose yan ng Panginoon. Kalooban yan ng Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Thank you for this wonderful opportunity, Lord. Thank you, Lord God Jesus, sa oras na ito. Thank you, Lord, na napinulot mo kami. In spite na marumi kami, Panginoon, Lord. Nilinis mo kami. Minold mo kami, Panginoon, Lord. Lord, right now, use us, O Lord. Mold us, Lord. Gamitan mo kami ng mga chisels, O Lord. Masakit pa nito, Panginoon, Lord. But Lord God Jesus, you are the chief cornerstone. Ikaw, Panginoon, Lord God Jesus, ang head ng church. Ikaw ang aming Diyos. Make us the person you want us to be, O Lord God Jesus, according to your will. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa hapong ito. Nawa makamtan ng aking mga kapatid na narito, Panginoon, Lord, ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. We worship you, Lord God Jesus. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, sisters. God bless you.